Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, mag-share ako ng mga pointers to review or mga dapat mong simulan pag-aralan kung ikaw ay nagpa-plano pa lang or ikaw ay nagsisimula pa lang mag-self-study ng Korean language. So ngayon, October, nag-start na or I'm not sure kung pang ilang days na ng exam ng special CBT or yung SCBT. So yung SCBT is para sa mga ex-Korean or yung mga nakatapos na ng kontrata sa Korea and ngayon gusto nila ulit mag-apply. So mag-i-exam ulit sila and yun yung special CBT. And yung CBT naman is yung mga pending na nag-register at mag-i-exam dapat noong 2020 pero yun nga, na-pending nga siya dahil sa taas ng COVID cases dito sa atin sa Pilipinas. So, sana after nitong special CBT, magtuloy-tuloy na ulit and makapag-exam na din yung mga pending na regular CBT. And then, kasunod nun, magkakaroon ulit ng registration para sa exam, which is yung KLT-18. Ikaw, interesado kang mag-apply sa South Korea bilang factory worker, ngayon pa lang, pwedeng-pwede ka na magsimulang mag-aral ng Korean or mag-self-study. So, gaya ng nakikita nyo sa title, in this video, mag-share ako ng mga dapat mo simulang pag-aralan kung ikaw ay nagsisimula pa lang or planong pa lang magsimulang mag-self-study ng Korean language. Unang-una na dapat mo matutunan is magsulat and magbasa ng alphabet or ng Hangul. Para ma-double check mo kung tama talaga yung pronunciation ng bawat alphabet na inaaral mo. So, manood ka ng mga YouTube videos. So, marami diyang content na nagtuturo ng Korean language or ng Korean alphabet and kung paano siya i-pronounce ng tama. Next step na dapat mong pag-aralan kung marunong ka ng magsulat and magbasa and memorize mo na yung Korean alphabet or yung Hangul is isunod mo naman yung Korean numbers. Sa Korea, mayroon silang ginagamit na dalawang numbering system. So, first is yung pure Korean numbers and second is yung Sino-Korean numbers. So, yung pure Korean numbers or native Korean numbers is originally from Korean and then yung Sino-Korean numbers is from galing siya sa Chinese. So, sa pure Korean, ito yung Hana, Dulsen, Net, Dasot, Yosot, yung etc. And then, Sino-Korean naman yung Il-I, Samsa, Uyok, Chilpal, Gushit. Kasi pag natutunan mo na yung pure Korean and Sino-Korean numbers, automatic alam mo na din yung time, date, months, and years. Kaya dapat after ng Korean alphabet is next mo na yung numbers. And then after ng numbers, proceed ka naman sa counting units. So yung counting units is ginagamit mo sa pagbibilang. So, ito yung mga gamit, iba yung ginagamit pagbibilang ng tao, pagbibilang ng hayop, pagbibilang ng bagay, pagbibilang ng machine, pagbibilang ng appliances, pagbibilang ng mga battles. Ayan. For example, people, bun yung ginagamit kapag honorific and saram or myong kapag informal. Things naman or objects, for example, duge, sege. Ayan. And then kapag animals naman, for example, three animals, se, mari. So, pag animals, mari. Kapag people, bun, saram, or myong. And then kapag battles, byong. For example, three battles, se, byong. After nun, proceed ka naman sa mga question words. Ito yung hinding-hindi mawawala sa exam, siguradong nandun siya, so dapat alam na alam mo to. Ito yung mga what, why, where, when, how, and how much. Like, muot, we, onje, odi, otoke, olma, olmana, yan yung mga yan. After nun, next mo naman yung mga conjunctions or yung mga connectors. Ito yung mga pandugtong na makikita mo din siya sa mga sentence. For example, and, or, so, but, however, because, yun yung kurigu, kureso, kuranika, kumone, wenyaham yun, kurande, yan yung mga ganun. After nun, next is, isunod mo na din dun yung mga pronoun. So, yung mga pronoun yung I, you, he, or she, they, we,
after ng mga pronoun is, next naman is yung mga particles. So, yung mga particles, marami yan. Iba-iba, may subject particle, may topic particle, may object particle, may time and location particle. So, yun yung iga, unun, uru, eso, buto, kaji, yun yung mga ganun. And marami pang iba. Kung alam mo na yung mga yun, pwede ka nang mag-proceed sa mga basic na vocabulary. So, ipasa mo yung exam, kailangan madami kang alam na vocabulary. So, yung mga basic na vocabulary is yung mga ginagamit sa pang-araw-araw and yung makikita mo sa paligid mo, for example, sa bahay, ayan, sa paligid, and then sa pagtatrabahuhan mo. Basic is yung mga family members, yung mother, father, grandma, grandpa, brother, sister, like omuni, abuji, halmoni, haraboji, onni, yong, oppa, nuna, dongseng, namja chinggu, yoja chinggu, yan yung mga family members. And then, next is yung mga bagay na makikita mo sa loob ng bahay. For example, sofa, bedroom, chair, desk, cabinet, drawer. Ayan. So, lahat ng makikita mo sa loob ng bahay, posibleng nasa exam din yan and hindi talaga nawawala sa exam. Ayan. Next is yung importante din yung seasons and weather. So, sa Korea, may apat na season. Merong summer, autumn, winter, and spring. Ayan. So, sa seasons and weather, pwede mo na din isama yung mga rain, cloud, sun. Ayan. So, yung mga vocabularies about sa weathers and seasons. Yung mga vocabulary, ayan, madami niyan sa mga group sa Facebook about sa EPS topic exam and about sa Korean language. So, mag-join-join lang kayo dun sa mga group and marami na kayong makukuhang mga vocabularies. And also, meron akong mga videos about basic vocabularies na hindi nawawala sa exam. And yun, upper category na. So, ililink ko lang, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box. Ayan. Check nyo lang doon and makikita nyo na dyan yung mga basic na vocabularies. After yun ng mga seasons and weathers, sama nyo na yung mga foods like dishes, fruits, vegetables, drink. Ayan. Ayan. So, sa mga vocabulary, sa mga group sa Facebook, about sa EPS topic exam and about sa Korean language. So, mag-join-join lang kayo dun sa mga group and marami na kayong makukuhang mga vocabularies. And also, meron akong mga videos about basic vocabularies na hindi nawawala sa exam and yun is mga naka-per category na. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box. Ayan. So, dyan sa description box. Check nyo lang doon and makikita nyo na dyan yung mga basic na vocabularies. Ayan. So, after ng mga seasons and weathers, sama nyo na yung mga foods like dishes, fruits, vegetables, drinks. Ayan. And then, also, yung mga stationery or mga school-related like books, notebooks, pen, pencil, ball pen, paper, calculator, yung ruler. Ayan. So, yung mga stationary vocabulary. So, yung mga basic. Huwag nyo na isama yung mga malalalim. So, unahin nyo muna yung mga basic or yung mga kailangan na hindi talaga nawawala sa exam. So, after nun is, kailangan mo ding malaman or kailangan mo ding i-memorize yung mga job title or mga profession. So, yung mga basic lang din like doctor, nurse, driver, pilot, teacher, police, ayan, yung mga basic lang. Sunod mo na din yung mga places. So, sa places, merong, sa mga places or yung mga lugar, meron dyang commercial like hospital, bank, supermarket, restaurant, union store, ayan. Sa public naman, yan yung police station, airport, park, ayan, subway station, bus station, fire station, ayan. Yan yung mga public. And sa commercial is yung mga house, apartment, apartel, dorm, hotel,
etc. Ayan. So, sa residential. Next na kailangan mo din at hindi din nawawala sa exams is yung mga electronics or yung mga appliances. Yung mga basic na ginagamit sa daily or pang araw-araw na mahigitan natin sa loob ng bahay, like television, radio, camera, refrigerator, electric fan, vacuum, washing machine, telephone, cellphone, at marami pang iba. Ayan. So, yung mga appliances na makikita sa loob ng bahay or ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. And next is yung mga transportation or mga vehicles. So, yung mga ginagamit din at makikita sa pang-araw-araw, like bus, taxi, subway, train, motorcycles, is animals like mga dog, bird, cow, horse, monkey, pig, and chicken, and so yung mga basic lang din and yung mabababaw lang na vocabulary. So also yung mga sightseeing or yung mga tourist attraction like forest, mountain, lake, pond, sea, ocean, beach, river, farm, and so madali lang naman siya. So kailangan mo lang siyang pag-focusan. So madadali lang naman yung mga vocabularies nila basta ipapamiliarize mo lang or imememorize mo lang siya. And pinaka-basic din pala, sana nauna to, no? Yung parts of the body, so yung mga eyes, noon, nose, foo, mouth, eat, hui, mori, mori karak, okay. Ayan. So yung mga parts of the body, so yung ano lang, outer lang, or yung physical. Ayan. So yung mga clothes and accessories like t-shirt, pants, jeans, coat, sweater, dress, jacket, ayan, yung mga ganun. And then ito, importante din to, and hindi din mawawala talaga. So lahat, lagi talaga, hindi talaga siya nawawala sa exam, dahil unang-una related to sa kung ano yung magiging trabaho or yung ina-applyan natin sa South Korea. So ito yung mga industrial tools like hammer, nails, screw, bolts and nuts, pliers, drill, ayan. Yung mga ganon, yung mga tools na basic na pwede nating ma-encounter sa kampaning pagtatrabahuhan natin doon sa South Korea. So, and also, kung industrial tools kasama din yung safety signs and prohibitions. Ito yung mga signage na like no entry, no smoking, no food and drinks allowed. Ayan. So, yung mga safety first, no pedestrian, yung mga ganun. Yung mga basic na safety signage and prohibitions. Ayan. So, kung lahat yan, alam mo na or lahat yan meron ka ng notes, ngayon, pwede ka namang mag-start sa pinaka-importante din at hindi rin mawawala at lagi siyang nasa exam. So, dapat alam mo to, yung mga verbs and adjectives. So, yung mga verbs is yung mga action words. Yung mga verbs is yung mga action words like to go, to come, to walk, to run, to eat, to drink, to read, to write. Ayan. So, yung mga action words na mga basic na ginagamit din sa pang-araw-araw or kailangan mong matutunan kasi pagdating dun sa Korea is magagamit mo to pag sa salita ng Korean para makipag-communicate sa mga katrabaho mo or dun sa mga sadyang ninyo. Sa adjectives naman, ayan, so ito yung mga to be near, to be far, to be easy, to be difficult, to be cheap, to be expensive, to be entertaining or not entertaining, ayan, to be hot, to be cold, to be delicious, to be not delicious, to be small and big, tall and short. Ayan, so yung mga ganun, yung mga basic na verbs and adjectives. Ayan. So madami-dami siya. Hindi naman lahat nakukuha sa madali. So kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagtiyagaan. At saka kahit self-study ka lang, kayang-kaya mong ipasa yung EPS. Topic exam. Dahil marami na nagpatunay niya na mga nag-self-study lang sila and ngayon, mga successful na
nagtatrabaho sa South Korea. Ayan. So, kung alam mo na yan lahat, hanggang sa verb and adjectives, ayan, and yung mga daily vocabularies, yung mga basic vocabularies, ayan, pwede ka na mag-proceed sa Korean grammar. Dahil sabi nga nila, ngayon, yung mga recent at saka yung mga ngayon na exam is hindi na siya madali. Kumpara dati nung mga unang batch, nung bago pa lang yung EPS TOEFL, yung bago pa lang sila kumukuha ng manggagawa dito sa Pilipinas, doon sabi nila kahit basic lang talaga yung alam mo and kahit konting vocabularies lang yung alam mo, kayang-kaya mo nang ipasa dahil madali lang siya and wala siyang skill test. Ngayon, mas pinahirap na kasi may skill test na siya, yun yung pag naipasa mo yung first round, may second round, which is yung skill test nga, na doon may actual na assemble, disassemble, interview with Korean, so kailangan mo talaga magsalita ng Korean. Ayan. And then yung exam, hindi na siya ganun kadali kasi nga, may mga long, may mga mahahabang paragraph na kailangan talaga, may alam ka din sa grammar para masagutan mo siya. So, yung grammar, hindi mo naman kailangan halukain yung Korean language, yung pinakamalalim. So, kailangan may alam pa lang sa Korean grammar, kahit basic, para alam mo yung mga rules. Kasi yung grammar, ayan, eto na yung sobrang hirap. Hindi naman sobrang hirap. Parang ano, hindi siya madali. Ayan, hindi siya madali. Dahil sa Korean language, unlike siya sa English, unlike siya sa Tagalog, merong mga rules, merong kapag yung niyun, kasunod yung iyong, mag-iiba na yung sound. So, nag-iiba yung sounds ng mga letters or ng mga alphabets, depende sa kung anong consonant or kung anong letter yung nakasunod sa kanila. So, may mga ganong rules. Ayan, kaya dapat pag-aralan mo rin yung basic na Korean grammar. So, hindi naman siya required na dapat pag nag-start kang mag-aral is pumunta ka na agad sa grammar. So, mag-start ka lang sa basic, unti-untiin mo lang, and then kapag alam mo na parang nag-stuck na sa utak mo yung mga vocabularies na kailangan, ayan, so, pwede ka na mag-proceed sa basic na Korean grammar. So, unti-unti naman, parang ano, habang tumatagal din, pag paulit-ulit mong binabasa yung mga vocabularies, mame-memorize at mame-memorize mo siya. So, hindi mo kailangan pilitin yung utak mo na talagang subsub mo na ganito dapat mame-memorize ko to, mame-memorize ko yan hanggang ano, yung mga ganun. Kailangan unti-untiin mo lang and then dahan-dahan and syempre, pinaka-importante is i-enjoy mo lang yung pag-aaral mo. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Matututunan at matututunan mo din yan. So, kung ikaw may mga kakilala na magagaling na sa Korean, kumbaga parang nasa intermediate na sila, nasa early advanced na, yung mga ganun, yung mga nakakabasa na ng mahabang sentences, nakaintindi na. So, wag kang panghinaan ng loob na parang isipin mo na ang layo nun, parang hindi mo kaya. Hindi mo kaya marating kasi ganito pa lang yung alam mo. So, hindi ganun. Dapat, kung ikaw alam mo sa sarili mo, na decidido ka at talagang gustong-gusto mo mag-apply sa South Korea dahil hindi naman natin talaga maitatanggi na napakalaki ng sahod doon kumpara dito bilang isang ordinaryong manggagawa lamang. So, kung pinapangarap mo talaga na makapagtrabaho sa South Korea, tatsagain mo kasi hindi naman tayo. Kaya nga siguro dahil mahirap yung exam, mahirap yung proseso kasi pagdating doon, maganda naman yung kapalit. Maganda yung mga benepisyong makukuha mo, malaki yung sahod. So, hindi siya katulad sa ibang bansa na agency lang, interview ka lang, pag nakapasa ka, flight ka na, yung mga ganun. Hindi siya ganun kadali. Ayan. So, sabi nga, kung talagang gusto mo, hindi ka pang hihinaan loob at sasagain mo talaga hanggang makapasa ka and hanggang makarating ka sa Korea. Ayun lang yung mga tips ko or yung mga guide ko na pwede kong ibigay sa inyo bilang magsisimula pa lang or nagsisimula pa lang mag self-study. Ito is base lamang dun sa karanasan ko or base lamang din dun sa pinag-aralan ko, which is effective naman dahil
masasabi ko na malaki na din talaga yung pinagbago nung kumpara dati sa pag-aaral ko dun sa ngayon. So, ayan, sana nakatulong ako. And kung may mga tanong pa kayo, just comment down below and isa-isahin kong basahin yan and sagutin yung mga katanungan nyo. Again, yung mga vocabularies, kung gusto nyo ng mga vocabularies na tulad dun sa mga nabanggit ko, ilalagay ko lang yung link sa baba and ayan, so pwede nyo bisitahin. And, so sana nakatulong ako and on my next video, gagawa ko ng next vlog, gagawa ko ng tips or i-share ko sa inyo yung mga ginamit kong website, apps, and mga libreng books na galing sa HRD Korea and galing sa PUA website na talagang standard reviewer para sa EPS topic exam. Ayan, so, sana magawan ko ng vlog yun. Ayan, so, yun. Kung nagustuhan nyo tong video na to or sa tingin nyo is may natutunan kayo or nakatulong to sa inyo, don't forget to like, subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated tuwing may bago akong upload na videos. Yun lang. Thank you for watching. Annyeong!